Kasi kung walang unlawful aggression, there is no necessity of self-defense. Very clear yan sa batas. Bago mo masabi na may self-defense, kailangan mapapatunayan mo na may umatake laban sa'yo. At yung atake na yan will endanger your life. Kuya Mark, paano makalusot sa isang krimen? Ano to? Series ba to? Series po ito kasi may part 1 tayo, may part 2. But today, ang pag-usapan po natin yung tinatawag na justifying circumstance. Mm. Justifying circumstance is one of the provisions ng ating revised penal code para makalusot ka sa isang krimen ayon sa batas. Aba, simulan ko na. Ano ho bang ibig sabihin ng justifying circumstances? Ang justifying circumstance, this is one of the provisions ng ating revised penal code na nakasaad doon na yung actor act in accordance with law. Ibig sabihin, kahit may ginagawa siyang masama, kung masama man yan, is in accordance with law, ayon sa batas. It means there's no criminal liability. There's also no civil liability. Mm. Ibig sabihin, lahat ng ginagawa niya ayon sa batas, in accordance with law, so no civil liability, there's also no criminal liability. Aba. So, mga example nito, MJ, ito yung tinatawag na self-defense. Defense to relatives, defense sa stranger, yung tinatawag na state of necessity. Yung mga sa mga kapulisan po natin, yung palagi sinasabi ng ating dating presidente, yung tinatawag na fulfillment of duty or obedience of a superior order. Yun ang mga provisions ng ating justifying circumstances na nakasaad po sa ating revised penal code. Paano yun kayo, Mark? Papasok dyan yung pag-iwas sa kasamaan or baga to avoid evil or injury, pero hindi ka nakakapag-cause ng damage sa iba. Parang ganon. Actually, in this justifying circumstance, there is no crime. Mm. Ginagawa mo ito ayon sa batas. May right ka kasi yung tinatawag. For example, right to self-preservation. Ibig sabihin, may right ka na depensahan ang sarili mo. For example, may umatake sa'yo. Alam ka namang tumunga ka lang doon. At magpatama. Magpatama or you will be a willing victim. Hindi naman ganon. Under the principle of self-preservation, right mo na depensahan ang sarili mo. That is one of the right. So therefore, yung ginagawa mo, wala kang ginagawang krimen. Wala kang ginagawang masama. So it means you have no criminal liability. You also have no civil liability. Alright. Malinaw yan. Lalo yung, syempre, sa mga police, Kuya Mark, magkaroon ng raid. Tapos, nagkaroon ng barilan. Alangan ba naman magpabaril ang police? Oh, tama. So ito yung sinasabi na right to self-defense, right of self-preservation, and mga police, pag natawag na fulfillment of official duty or exercise of a legal right, then may mga injury na nangyari as a necessary consequence sa pag-perform ng kanilang mga tungkulin, yan, in that case, walang criminal liability, justifying circumstances yung tinatawag na fulfillment of duty or lawful exercise of a right. Aided na yung police officer, may full discernment siya sa kanyang mga mandato, Kuya Mark. Yes, basta of course, kailangan niya sundin lang ayon sa batas. Yung tinatawag na rules of engagement, yung right ng accused, respeto pa rin niya yung mga rights ng accused, yung tinatawag na pag may warrant of, kailangan yung warrant susundin, may schedule sa pag-enforce ng warrant. So yun ang mga requirements sa batas. Basta ginagawa lang niya ayon sa kanyang tungkulin, wala siyang criminal liability. Kuya Mark, napag-uusapan natin yung self-defense. Ano bang requirements sa criminal law pag pinag-uusapan po natin ang self-defense? Tatlong requirements dyan, MJ, pag self-defense ang pinag-uusapan. Number one, unlawful aggression. Yung tinatawag na unlawful aggression, yung inatake ka, of course, may unlawful aggression. Ikaw yung unang inatake. Then second, reasonable necessity of the means employed to prevent it. So may ginagawa kang hakbang para maiwasan mo yung atake laban sa'yo. And lack of sufficient provocation on the part of the person defending himself. Ibig sabihin tatlo yan, MJ. First, may umatake sa'yo. Unlawful aggression. May ginagawa kang hakbang para to avoid yung atake laban sa'yo. Reasonable necessity of the means employed to prevent it. Pangatlo, hindi mo pinoprovoke or ininis yung umatake sa'yo. Lack of sufficient provocation on the part of the person defending himself.
Kuya Mark, paano yun pag merong unlawful aggression, meaning ikaw una inatake. Pero nakikita mo yung ano yung attacker, malayo pa, inunahan mo na. Ah, hindi ganun. Hindi ganun. Kasi kailangan yung unlawful aggression, may tinatawag na danger of your life. Kailangan may danger of your life. For example, may umatake sa'yo, pero ang gagawin pala niya, kurutin ka lang. Alangan mo, barilin mo. Di ba? Kailangan yung atake, unlawful aggression, to the extent na may maapektuhan yung buhay mo, may tinatawag na danger to your life. Kung yung atake laban sa'yo kasi kurutin ka lang, sampalin ka lang, hindi naman pwedeng barilin mo. Kasi sabi ng batas, unlawful aggression, kailangan may danger sa buhay mo. That's why gumagawa ka ng hakbang to avoid that danger. Kung wala namang danger, kasi ang ginagawa naman ng attacker is gusto ka lang kurutin, gusto ka lang sampalin, gusto ka lang suntukin, hindi naman pwedeng barilin mo siya at hindi mo pwedeng invoke yung self-defense kasi very clear ang self-defense. Number one requirement, unlawful aggression. We say unlawful aggression, kailangan may atake laban sa'yo at yung atake na yan will endanger your life or your security. Halimbawa ko, Mark, na traffic, EDSA. Yes. Tapos, sa side mirror, nakikita mo na may sumusunod na motorsiklo sa'yo. Yes. Tapos maduda ka na, uy, riding in tandem to. Nang nagkaroon ng traffic yung Mark, bumaba yung rider, may dalang baril, at sa tingin ng driver, papunta sa kanya, inunahan niya na ng baril yung attack, kumbaga possible attacker. Ano yon? Self-defense? Ang self-defense, kailangan may umunang umatake sa'yo. Hindi pwedeng una kang umatake. Kailangan may unang umatake sa'yo or about to attack sa'yo, then naunahan mo siya. Yun ang tinatawag na self-defense. Ibig sabihin, bago mo invoke a self-defense, kailangan i-prove mo na may unlawful aggression. Kasi kung walang unlawful aggression, there is no necessity of self-defense. Very, very clear yan sa batas. Bago mo masabi na may self-defense, kailangan mapapatunayan mo na may umatake laban sa'yo. At yung atake na yan will endanger your life. For example, nakita mo, humawak ng baril kasi barilin ka sana. Tapos kasi magaling ka din bumaril, naunahan mo. Oh, that is unlawful aggression. So there's unlawful aggression. So ibig sabihin, bago ka gumagawa ng hakbang, kailangan mapapatunayan mo sa korte na may unlawful aggression laban sa'yo. Kasi kung walang unlawful aggression laban sa'yo, there is no necessity for self-defense. Thank you, kayo, Mark. Yung lack of provocation, yan, malinaw yan, na huwag mong inisin. Kumbaga, hindi ka nanguna. Hindi ikaw yung nanguna. Mm. Kailangan, dinipensahan mo lang ang sarili mo, hindi ikaw yung, hindi mo ininis, hindi mo pinaprovoke yung akusado o yung attacker laban sa'yo. Kasi kung pinaprovoke mo, walang self-defense yun. Kasi nag-away na kayo dyan eh. Kasi a self-defense, kailangan may umatake. Then yung atake na yan, walang hindi ibig sabihin na umatake yan dahil ininis mo yung attacker or pinaprovoke mo yung attacker. Thank you kayo, Mark. Ano po ba ang mga kondisyon para masabi mo kayo, Mark, na self-defense yung nangyari? Ang self-defense, very clear. First, may umatake laban sa'yo. Mm. Yung atake na yan, kailangan should endanger your life or your security. Kasi kung hindi endanger your life, kasi ang gusto lang pala ng attacker, kurutin ka lang. Hindi pwedeng masabi na self-defense yun. Kasi very clear ang batas, bago ang self-defense, kailangan may unlawful aggression. Second, yung ginagawa mo naman na depensa, kailangan reasonable. Reasonable necessity of the means employed. Reasonable necessity, ibig sabihin, hindi naman sobra. Kung overkill mo naman yung ginagawa mo, for example, sinaksak ka isang beses, tapos saksakin mo siya ng 50 beses, hindi naman reasonable necessity yan. Overkill yan. So, hindi matatawag na self-defense. Reasonable necessity of the means employed, ibig sabihin, kailangan yung depensa mo, kailangan reasonable lang para makaiwas ka sa atake. Otherwise, hindi na self-defense yun. And third, dapat hindi mo ininis or pinaprovoke yung attacker laban sa'yo.